Ika-24 ng Disyembre, Martes, mga huling linggo ng Adbyento, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias at nagpropesiya ng ganito, "Purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel, dahil nilingap niya at tinubos ang kanyang bayan. Mula sa sambahayan ni David na kanyang lingkod, ibinangon niya ang magliligtas sa atin ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng mga banal niyang propeta. Kaligtasan mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng mga namumuhi sa atin. Nagpakita siya ng awa sa ating mga ninuno at inalaala ang bayan niyang tipan. Ang pangakong sinumpaan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway upang walang takot natin siyang mapaglingkuran nang may kabanalan at katarungan sa harap niya sa buong buhay natin. At ikaw naman na munti pang anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. Mangunguna ka nga sa Panginoon para ihanda ang kanyang daan. Ituturo mo ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagpapatawad niya sa kanilang mga sala. Ito ang gagawin ng maawain nating Diyos sa pagpapasikat niya sa atin ang araw na galing sa kaitaasan upang liwanagan ang mga nananatili sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at akayin ang ating mga yapak sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel. Napuspos ng banal na espiritu ang ama ni Juan Bautista. Si Zacarias na nagduda noon sa Panginoon ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa Diyos. Naging bahagi ngayon ng awit ng Iglesia ang Benedictus o ang awit ng pasasalamat. Tatlong bagay ang ipinagpapasalamat ni Zacarias sa awit na ito. Una, nagpapasalamat siya dahil iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan. Pangalawa, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako noon. Pangatlo, umaasa siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa hinaharap. Sa araw na ito, hinihikayat din tayo ng Ebanghelyo na magnilay sa kagandahang loob ng Diyos. Sa kabila ng ating mga kahinaan at mga pagkukulang, minamahal at kinahahabagan pa rin tayo ng Diyos. Tulad ni Zacarias, ipagpasalamat natin ngayong nalalapit na Pasko ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pasalamatan natin siya sa katapatan niya sa kanyang pangako. Pagsasagawa, ano-ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos? Halina at sabayan natin si Zacarias sa kanyang awit. Purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel.